102 araw na lang po bago ang Pasko ay binibenta na sa ilang pamilihan ng paboritong Christmas decor ng mga Pinoy, ang parol. Noong panahon ng Kastila, nagsimula ang paggamit ng parol. Lampara itong dinadala ng mga nagsisimbang gabi para magbigay liwanag sa kanilang dinaraanan. May news to go si Trisha Zafra. 3, 2, 1! Bagamat uso na rin sa Pilipinas ang mga Christmas tree tulad sa mga bansang kanluranin, wala na raw tatalong simbolo ng Paskong Pinoy sa mga kumukuti-kutitap na mga parol. Sa Dapitan Arcade nga sa Maynila, nagsimula nang dumating ang mga panindang parol mula sa mga karating probinsya. Yung pagdating po ng parol na yan, eh para pong biglang naramdaman ko na papalabit na yung Pasko, ganun. Tsaka nakakatuwang tignan kasi nga iba-ibang kulay. Yung mga palawit niya. Mayaman ang Pilipinas sa kapis shells. Kaya naman, ito ang pangunahing materyales sa maraming parol gaya nito. Ibang saya nga raw ang naidudulot ng pagtunghay sa nagsasayawang ilaw ng mga parol. Ang ganang feeling. Parang there is love all around. Bukod sa maaaring makagawa ng parol mula sa mga simpleng materyales na likas sa Pilipinas gaya ng kawayan, madali ring gumawa ng parol mula sa mga recycled materials. Ayon kay Father Hans Magdurulang ng Espiritu Santo Parish, nagsimula raw ang tradisyon noong panahon ng mga Kastila. Ang mga lampara kasing dinadala ng mga nagsisimbang gabi, isinasabit nila sa bahay pagka-uwi. Pagdating ng gabi ulit, sinisindihan ulit nila yan. Tapos parang ang nangyari dyan, dahil halos magkakapit bahay, gumagawa, kinasabit sa bintana, yung mga tao ngayon, nag-iikot sila at tinitignan nila yung mga may magagandang gawa, pagandahan. Tapos ginawa ng mga praile, ng mga pare, nagpakontes sila. Ang hugis between naman, sinisimbolo ang tala ng Bethlehem na sinundan ng tatlong haring mago patungo sa sanggol na si Jesucristo at ang tagumpay ng liwanag sa kadiliman. It's a symbol of and sign of hope. Yan ay simbolo ng pag-asa, lalo na para sa ating mga Pilipino. Na tayo eh, tumanagdaang linggo, nagdaang buwan, ang dami nating problema, mga sakuna. Pero pag nakikita natin ang parol, it is a sign na may pag-asa pa rin. Trisha Zafra, GMA News.